higit isang taon na ang nakalipas sa Degamo murder case na kinasungatan ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Balikan lang po natin ang mga pangyayari. March 4, 2023, nampatayin si Noy Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Nangyari po yan nang pasukin ng mga armadong lalaki ang kanilang compound sa bayan po ng Pamplona. Politika ang lumutang na angulo sa pamamaslang at nasangkot si Noy Congressman Arnie Teves at ang kanyang kapatid na si Henry Teves na mga kilalang kalaban sa politika ng mga Degamo. March 6, tinanggi ni Arnie Teves na sangkot siya o sangkot sila magkakapatid sa krimen. Sumuko ang 10 suspect at karamihan sa kanila. Tinuro si Arnie Teves bilang mastermind. Nagkataon namang nasa Amerika ang Noy Congressman nang pumutok ang balita. Dito na siya nagmatigas na umuwi ng bansa dahil hindi raw patas ang mga akusasyon laban sa kanya. Pati kamera, hinanap rin siya. Pero hindi pa rin siya nagpakita hanggang sa tuloy na po siyang tanggalin sa pagiging congressman ng Negros Oriental. May 9, sinabi ni Justice Secretary Boyeng Remulla na nasa Timor-Leste nga si Teves at nag-a-apply para sa political asylum. Yun nga lang, denied siya. May 17, nagsampa ang NBI na reklamong multiple murder, multiple frustrated murder, at multiple attempted murder laban kay Teves at iba pa. Inihain po yan sa DOJ. Pero ito po ang twist. May 22, nang biglang binawi ng mga testigo ang kanilang sinabi na si Teves ang mastermind sa patay o pagpatay kay Degamo. Lumakas ngayon ang laban ng kampo ng dating kongresista. Pero matindi naman po ang resback. Ang dating kongresista biglang na-designate bilang terorista. Inunsyo po yan ng Anti-Terror Council noong August 1, 2023. Dahil hindi umayon kay Teves ang tadhana, lalo po siyang nagmatigas umuwi. Tila nagkakaisan daw siya. Nakipagpatintero sa mga otoridad si Teves. Hanggang sa nitong February 2024, lumiit ang kanyang bundo nang maglabas ng red notice ang Interpol. Klaro lang po natin, hindi po katumbas ang arrest warrant ang red notice. Isa lang po itong request sa law enforcement ng ibang bansa para mahanap ang isang tao at maibalik siya sa kanyang pinagmulang bansa. At ang pagbabalik ni Teves sa Pilipinas ang susunod po nating aabangan. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.